Panibago nating video. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to click on subscribe button and click on notification bell para sa mga upcoming videos na gagawin pa natin. So, let's start! So, today is mag-review tayo ng isang kotse. It's a Chevrolet Aveo. Itong variant ito is lumabas from 2006 to 2010. So, this is my personal review on this kind of vehicle. Gamit ko itong Aveo for almost 2 years na. And ito ibabahagi ko lang sa inyo kung ano ang aking personal review sa kotse na to. So, tara, reboot tayo sa kotse. So, Chevrolet Aveo. So, ngayon is papakita ko sa inyo yung loob nito. Kung ano ba mayroon sa sasakyan na to. So, tara. Oops. So, start natin. Para makita natin ang kanyang start. Alright. So, radyo. Ganda mag-review sa bakanting lote. Parang push probinsyang probinsya. Okay, so ang tawag dito, power window, equipped with power window. Ayan. So tingin kami ng power window. Pwede siya. Then ano pa ba? Special features. Horn. Tapos sa yan natin radyo tawag ito, power window. What? Power side mirror pala, sorry. Pwede mo na siya i-adjust sa loob. And I think ito ay common naman sa lahat ng sasakyan ngayon. Ayan. Tapos, sa kabila rin. Ewan ko kung nakita sa video yun, pero gumagalaw naman siya. Then, ito yung kanyang interior sa loob. Adjust ko konti. Ayan. Itong Chevrolet Aveo na to is may dalawang model na lumabas. Isang sedan at saka isang hatchback. Itong model na to is sedan. So sa gamit-gamit ko siya for almost 2 years. Wala naman akong reklamo. Maganda performance. Pero yung cons lang nito is medyo, ewan ko sa mga Chevy user dyan, is medyo mahal yung parts niya compared to ibang brand. Ang Chevrolet Chevrolet Aveo nga pala, or Chevrolet nga pala guys, is gawa siya ng General Motors. O yun yung pinakamay nila, General Motors. Sabi nila American car to, pero
it's yes, it's a American car, but it was been manufactured sa South Korea. Yan. Yung mga parts nga pala nito, guys, is compare sa ibang sasakyan, like especially Toyota, is ano siya eh, most likely lahat disposable. Pero ang kagandahan naman is matagal mo siya magagamit. Yun. So, eto nga pala yung kanyang speed speedometer gauge. So, ewan ko ha, lalapit ko konti. Eto, trip B. Pag pinindot mo to, ito yung total kilometers niya. 122,365 na tinatakbo. Pero nakuha ko to is around 90,000 or 85, parang ganyan. Tapos, ito yung trip A. Normally, guys, ginagamit ko yung trip A para ma-monitor ko kung kailan ako mag-change oil. So, pamula nung last time nagpa-change oil ako is tumakbo na ako ng 2,811 kilometers. So, ang ginagamit ko palang langis dito is semi-synthetic. Kasi, kaya ako siya ginagamit na yung semi-synthetic is every 7,000 kilometers. Kaya ako lang siya mas gusto kasi hindi ako nag-synthetic kasi hindi ko naman lagi siya ginagamit eh. All day, kumbaga, minsan-minsanan lang pagka ginamit ko man dire-diretso. Ayoko rin naman mag-ordinary na langis. Kasi di maganda sa makina yon. At syempre, mas mahal pag makina yung gagawin mo, usapang makina, di ba? Kasi dati nangyari sa akin yan. Yung sa Mazda ko, sobrang di ko siya na-maintain maayos. Nagka-problema. So, yun lang. Kahit ano naman sigurong kotse, basta alagaan mo lang siya sa maintenance, proper PMS kung kailan siya dapat talaga naka-schedule, kung kailan siya palitan mo na siya. Tapos, guys, ito yung ano niya pala, wheel niya. Na-adjust to eh. Teka. Okay, so ito yung ano, adjustment para sa wheel niya. Ayan. Kung medyo mababa yung magdadrive, pwedeng ganyan. Pwede mo rin siyang itaas. Yan. Pero tamang ano lang, tamang baba lang. Hindi mataas, hindi ano. Yan. So, ayun. Signal light. May fog light nga pala to, guys. Ka-joyride. Itong fog light nila is built-in. Ibig sabihin is OEM talaga siya, nakakabit talaga yung fog light. Hindi siya yung nagpakabit lang ako ng fog light kasi trip ko. Hindi ganun. Talaga may fog light siya. Then, so ito mga joyride, pwede mo siyang i-adjust kung anong comfort mo sa pagda-drive. Ayun, napaan ko yung preno, automatic siya nag-lock. Kaya medyo delikado to pagka ano, kailangan dala-dala mo yung remote. Normally kasi pagka nababa ako ng sasakyan, halimbawa walang tao sa loob, binababa ko konti yung bintana para in case sumara, walang problema, kaya kong dukutin at nakabuhay yung makina, di ba? Ayun, so ano pa ba? Manual transmission pala to, mga ka-joyride. It's a 1.6 Aveo. Pero sabi nila 1.4 daw. Yes, merong 1.4 pero ito is 1.6 eh. Kasi based sa pinag-i-scanan ko. Then ano pa ba? Ecotech ang makina niya, Ecotech. Tapos ano pa ba? Yung ano nga niya, yung reverse niya pala is iba. Compare sa ibang sasakyan is normally pa right then pa down, di ba? Ito is may pinupush ka
eh, pinupush ka na dito sa ibabaw para ma-reverse mo siya. Una, akala ko itong reverse, which is hindi, primera pala siya. Ang reverse is apakan mo clutch, tapos ito pipindutin mo tong parang button na higitin mo, tapos ganun. Maramdaman mo naman siya, sanayin lang din. Una, bago ako, syempre kasanay ako sa mga sasakyan na Japanese car, hindi mga Japanese car, mga what? Kumbaga yung normal na reverse. Tapos ano pa ba? Ayun, may built-in, lahat naman siguro ngayon may airbag yung sasakyan. Tapos ano pa ba may papakita ko sa inyo? Aircon, malakas yung aircon kahit katangalian tapat, walang problema. Pakita ko pala sa inyo yung makina ngayon. Alright, so ito mga ka-joyride, papakita ko sa inyo yung makina niya. Ayan, medyo yan, Motolite Gold gamit ko. Ito kasi din yung natin nakakabit na battery, 1SMF. Yeah, sa mga Chevrolet user dyan, normally kasi pag sabi nila hindi daw pwede yung 1SMF, normally kailangan yung nakalubog yung baterya. Ano ba tawag doon? Basta nakalubog yung baterya. Nakalubog yung baterya niya. Yun yung kasi yung talaga para dito. Kaso medyo mahal siya compares dito. Pwede naman yung 1SMF, itong ganyan, 1SMF. Ang kailangan lang is naka-reverse yung battery. Reverse type siya. So, shout out sa G6 dyan sa may BF Resort. Sa kanila ako bumili last January. So, sana naman, baka naman, lahat naman kami doon bumibili. Lahat ng mga pamilya ko, doon kami nabili ng battery. Baka magka-discount sa susunod after 2 years. Ayun, tapos, ayan, 16 valve. Ecotech yung makina, Ecotech kung tawagin. Ito yung filter. Ang radiator niya is ito. Naka ano siya, naka hindi siya yung dito normally, 'di ba, mga radiator dito nakalagay. Dito siya nakalagay, guys. Mga joyride. So ayun yung belt. Yung belt dito is pang Aveo talaga. Ito lang mga ka-joyride, at least nakita nyo na. So sa mga nagpa-plano dyan, ito yung radiator nya. Sa radiator, coolant ang gamit. Tapos ito sa brake fluid nya. Then ito yung sa power steering para sa manibela. Yan yung sa clutch fluid. Isa lang. Yun lang, at dito lang din talaga, dito yung reservoir niya, dyan lang din nilalagay. Then ayun, ito yung timing bell. By the way guys, ito nga palang Aveo is timing belt, hindi siya timing chain, timing belt. So ito yung timing belt, ito yung naikot na yon is yun yung drive belt. Then ito yung reserve water para sa wiper. Then yung computer box niya. Computer box ng sasakyan. So tara, libo tayo sa loob dun sa passenger seat sa likod naman. Alright, so mga ka-joyride, ito yung likod niya. Medyo makalat. Yan. Interior. Yan. Legroom, okay na okay siya. Ito. Kasha tatlo pag malalaki, pag mapapayat lang naman, at pwede apat sa likod. Tapos dalawa sa, pero normally kasi ang kotse talaga is good for 5 passenger lang maximum. Pero dahil COVID ngayon, guys, o mga ka-joyride, is ang maximum is hanggang apat lang including the driver.
based sa IATF rule ng Pilipinas ngayon. Okay, so tara, doon naman tayo sa trunk. Dito yung sa trunk niya. Okay. So maluwag siya. Yan yung tools pang jack. Tapos ito gamit ko sa pang back to zero o pang sanitize ng sasakyan. O sanitize ng bahay. Tapos mga konting gamit. Pero maluwag, maluwag yung likod. Maluwag siya. Kasa dalawang tao. What? Then yun, tara, pag test drive naman tayo ngayon. Okay, tara, let's go. Ayan, test drive performance. Okay naman siya. Ang gas mileage, speaking of gas mileage nga pala mga ka-joyride, is around 12 kilometers per liter. Pero sabi ng internet o sabi ni Google is ano daw siya, 14.49 kilometer per liter. Pero ewan ko ah, ang nakukuha ko lang dito is around 12 kilometers per liter. Ang worst ko is around 10, then best ko is around 12. So ito, nagte-test drive tayo sa mga rough road ngayon. By the way mga ka-joyride, syempre for the span of almost 2 years na gamit ko to, syempre may mga pinalitan na rin ako dito. Lalo na syempre kung bibili second hand yung sasakyan nyo, talagang obligado kayong bumili o magpalit para ma-enhance o gumanda yung, mas lalong gumanda yung sasakyan nyo. So ang napapalitan ko na dito is yung drive belt. Tapos actually dalawang beses ako nagpalit ng drive belt. Yung una yung replacement lang, tapos pero hindi ako na-satisfied, bumili ako ng original, yung talagang panggawang GM talaga. Tapos ano pa ba, nagpalit ako, lately nagpalit ako ng power steering pump. Hindi siya nare-repair guys, so sad to say wala siyang repair kit. Bili ka, palit ka talaga yun ng bago. Pero napaka, nung una syempre akala ko mahirap magganap ng pyesa para sa ganitong sasakyan. Actually hindi, sa Banawe, sa Quezon City, tabi-tabi siya, maraming may ganitong klaseng model na mabibilang kayo, brand new surplus meron. Then ano pa ba? Pamula nung binili ko to, nagpalit ako ng shock, dalawa sa harap kasi nasa side siya pagka na-ups ako. So pros, maganda siya gamitin kahit katirikan yung araw, okay naman. Hindi siya lumalaban, yung aircon lumalaban sa init ng araw, kaya maganda siya gamitin. Tapos ano pa ba, yung nagtataka lang ako dito mga ka-joyride, yung sa mga Chevrolet owner dyan, hindi ko alam ha, kung kasi may voltmeter akong kinabit pala dito, so nakikita ko yung bato ng kuryente kung mababa, kung hindi, kung mataas. Pagka araw walang problema, pagka gabi napapansin ko lang. Naiintindihan ko, syempre nakabukas yung aircon, nakabukas yung ilaw. Lahat na gana, lalo na pag naulan, syempre magkagamit ka ng wiper. Pero hindi ko maintindihan dito ka joyride is mababa siya sa 12 volts. Ewan ko ha, sa mga Chevrolet owner dyan ha, try nyo kumuha ng voltmeter.
nakikita nyo yung actual reading niya. Pero hindi naman siya, naging start naman na hindi naman nadidiscarga basta-basta yung baterya. Pero ang weird thing lang is, mababa siya sa 12 volts, around 11.5. Pagka nakabukas lahat, worst is around 11.4. Ewan ko lang ako normal yon sa sakyan na ganun ang reading, bato ng reading ng voltmeter. Tapos, ano pa ba? Okay naman siya. Ito, kahit kumbaga reliable car para sa akin kasi naitakbo ko na to ng dire-diretso ha, pamula Cavite hanggang Batangas City, tas all the way to Lucena, to then all the way to Pagbilao, then all the way to Tayabas, tas pabalik ulit dito. And wala akong naging problema. Yun lang. Pansin ko, lahat naman siguro ng kotse ganun eh. Pagka the more na malayo ang tinakbo mo, the more na mas matipid sa gasolina. Pero pagka malapitan lang ang takbuhan mo, is talagang medyo makonsumo siya. Diba? Pero yun nga, mga ka-joyride, normal na mga fuel consumption ko dito is around 12. Worst is 10. Top speed, mga ka-joyride, na nasubukan ko dito is around 160. Papo na sa NLEX ako, 160. 150, ganyan lang. Pero hindi ako nahihigit na doon. Nagkataon lang na may nahabol lang ako din na ano, tapos maluwag yung kalye. Then, pero sabi ni Google is ang top speed daw nito is 175 o 180. Pero di ko pa naman nagawa. Pero may mga nakakagawa. Nakakita ko sa YouTube. Pero malimit na takbuhan ko lang dito, syempre, is around ano lang. Dahil pagka city driving, huwag kang tumakbo ng ganong klase. Mga tipong 60 lang, 50. Pero pagka mga expressway, nabanat lang ako ng 80 to 100. So, ayun mga ka-joyride. Sana nagustuhan niyo yung aking munting review about, actually, it's my personal review para sa kotseng ito. Pasensya na mga ka-joyride, hindi tayo makapag-motovlog ngayon kasi dahil sa naranasan nating pandemic ngayon. Pero hopefully, gaganda rin ang babalik din ang sigla ng mundo. Magkakaroon din tayo, magiging maayos din ng lahat. Basta lagi lang tayo maghuhugas ng kamay. Lagi magdala ng alcohol. Ako, lagi ako may dalang alcohol. Ngayon, dati, wala akong dala-dalang alcohol. Pero ngayon, natuto ako magdala. Ayan o, ka-joyride. Kasi nakita ko na sa simpleng bagay, may magagawa ka bilang mamamayan. Kung para ma-stop mo yung spread na nangyayaring virus ngayon sa buong mundo, is gawin mo muna sa sarili mo. Diba? Huwag na tayo magsisihan kung sino may kasalanan, sino may ganito. Ang importante, kailangan matigil tong nangyayaring pandemic na to. So, ayun lang mga ka-joyride. Sana soon makakapag-motovlog din tayo at magkaroon tayo ng mga panibagong content. So, yun lang mga ka-joyride. So, ingat, stay safe.